Ito ha, balita nga pala. Ang Japan, ha, kasama na raw ngayon sa nire-require ng ating gobyerno na kumuha muna ng visa bago makapasok dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo. Alam nyo kung bakit? Di ba natatandaan ninyo yung nangyaring kinukwento natin kung bakit nawala ang mga entertainer sa Japan? Kung bakit pinutol ng Japanese government? Kasi noon, ito si Gloriang Macapal, Macapagal, Arroyo, ito ikwan eh. Hindi nagpadala ng mga sundalong lalaban sa gera na hinihingi ng Amerika na tulong sa Pilipinas sa isang gera sa Middle East nung panahon ni Gloria. Nagpadala siya mga engineering, hindi yung kasali sa organized warfare, mga kaibigan. Ngayon, ang naging epekto nito ay ibinulgar yung human trafficking sa Japan. Alam nyo yung mga Hapon, madaling mapahiya yan eh. Hindi makakapal ang mukha niyan eh. Maninipis ang mukha niyan. So, sa madalit sabi, para matapos yung paratang na yun sa kanila, pinutol nila yung pagpapapasok ng mga Filipino entertainers sa Japan. Kasi nga naman, nung bandang huli, kasi nung panahon namin, entertainers kami, tawag eh. Filipino entertainers. Hiripin. Yeah? Hiripin. Entertainer. Ayan, sabi ng mga Hapon. Nung bandang huli na kasi, naglipa na na itong mga recruiter na walang hiya. Yung isa nga, pinatay ng sarili niyang anak eh, si Tonton. Yun ang nagpariwara sa maraming kababaihan natin. Sipi mo yung mga babae, ha? Minor de edad, napapaalis niya kahit nung panahon na yon ay merong age requirement, ha? Na 23 years old. Kalain mo, 15 anyos, napapabiyahe niya eh. Japan, pupuntan Japan. Pagbalik dito eh, makikita mo pagbaba sa eroplano, sakang eh. Ha? Sakang na yung babae. Akala mo, bagong baba sa kalabaw eh. Mga kaibigan eh, napalaban eh. Diba? Ngayon, hindi na mo entertainer ang tawag eh. Naging entertainer na eh. Yung mga nagpupunta ron eh. Talaga naman eh. Sa totoo lang, nahaluan, mga kaibigan. Ngayon eh, eto ngayon. Hindi ba ang Hapon, binalita rin natin ito sa inyo, ang Japanese government, meron na silang bagong policy na hindi na nila papayagan yung mga estudyante na dayuhan na mag-aaral doon. Hindi na nila papapasukin. Bakit? Ginawa yun ng Japanese government sapagkat na bulgar na sa Amerika ay yung palang mga pinag-aaral doon, pumupunta roon, pinapapasok para mag-aral sa mga universidad, ang trabaho pala noon talaga mag-espiya. Oh. Nung napunta ako ng Japan, ha, hindi na pinapayagan ng mga babae ron. Merong isang Japanese promoter nung araw dito sa Pilipinas. Napunta ako ro sa lugar, naalala ko siya na itanong dun sa aking kakilala. Buhay pa ba yung kako? Buhay pa. May nightclub ba siya? Meron. O, sasama ka namin. Sinama nila ako. Nakita ko yung Japanese promoter na matagal namin kakilala. Naging producer pa rito sa recording yun eh. Ngayon,
Pagdating namin doon sa club, nakita naman ako, nilapitan ako, nakipagkwentuhan. Sabi niya, hindi na ako kumukuha ngayon ng kwan eh, ng mga Pilipino eh. Akala niya siguro kasi, eh dahil nabalitaan niya yung nangyari sa tatay ko, namatay na, akala niya siguro na pinagpapatuloy ko yung negosyo. Eh sabi niya, hindi na ako nagpapadala ng mga Pilipino sa dito, hindi na ako kumukuha. Eh nung tignan ko, sabi niya yung mga inchik. Mga inchik? Ano yun ha? 1992 yata. O, 1992. Mga kaibigan. Ano pala yun? Inandun ako na yun, panahon na yun. Ano pala yun na nagpunta ron si Presidente Ramos sa Japan at kasama ako sa ano sa mga nag-cover nung trip na yon at nung tinawag siyempre marami akong kakilala sa Japan na tawagan ko yun nga pinasyal nila ako ron malayo eh malayo sa Tokyo yun eh sa Okayama oh kita ko mga incheck sabi niya eto mga incheck ngayon yung mga kakwentuhan kong ano ron iba, sabi niya, alam mo yan, yung mga inchik na yan. Ano yan, ha? Kinukuha yan, dancer. Dancer daw. Lintik ang mga balahibo sa kilikili nun, mga kaibigan, no? Ngayon, eh, sabi, alam mo yan, ang trabaho ng isa dyan, halimbawa, grupo yan, dance group. Kung lima yan, yung isa dyan, taga-report sa China. Ng mga nangyayari at ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Ganun din pala ang Russian. Ang dami rin Russian nun sa Japan. Eh ngayon, di ba, yun nga, nagka-problema ang Amerika dahil sa ano na, yung kanilang security nanganganib dahil nga sa mga nagpapanggap na estudyante, ganun. Pero yung pala, mga intelligence yan ng China. Maging yung media nga nila eh, di ba? Yung media nila. Oh, mga espiya pala yan. Kaya yung ginawa ng Hapon. Ngayon, siguro, ito ang retaliatory ng China, laban sa Japan na sa atin pinatupad. Kung paano yung ginawa sa Japan, laban sa Pilipinas, eh, ang ginagawa naman ng China ngayon para makapaghiganti, ang, ano, yung gobyerno natin, kinausap nila yan sigurado. Oh, ipagbawal nyo yung, ano dyan, ha? Oh, yung, mga, ano, yung mga Hapon, higpitan nyo. Oh, kaya, nagpatupad ngayon ng visa. Ha? Kailangan may visa raw ang mga Hapon bago pumasok dito, mga kaibigan, sa Pilipinas. Ay, baka darating ang araw, pati yung mga naninirahang Pilipino ron, eh kailangan na rin kumuha ng visa. Kanino mang gagaling yun? Retaliatory, ano yun? China, ha? Mga kaibigan. Laban sa Japan na ayaw nang pumayag magpapasok ng mga estudyante ron kasi maapektuhan sila, di ba? Ang China. Kaya at saka ang alam naman ninyo ang Japan kasama yan sa mga bansang nagbibigay ng suporta sa atin diyan sa West Philippine Sea, di ba? Kasama ng Amerika, Australia, Germany, marami pa mga bansa. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya yung ginawa nitong administrasyong ito sa utos at pakiusap ng bansang China. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y
wala ang pagkukunwari. Hindi, hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit ang pag-ibig.